pinangunahan ni Pangulong Aquino ang pagpapalit ng liderato ng Philippine Navy kanina. Sa kanyang talumpati, ibinida niya ang mga hakbang para sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Samantala, ipinasilip naman sa isang mala-trailer na recruitment video ang hirap na pinagdaraanan sa training ng Philippine Special Forces na ipinagmamalaki ng unit ng Philippine Army. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, ang ating sandatahang lakas may sinusunod na roadmap para sa hinaharap para lalo raw ipagmalaki ng mga mamamayan yung kanilang kasanayan, kagamitan at maging professionalism. Narito ang ulat. Walang tigil noon ang pagbusina ng Chinese Coast Guard sa barkong Lulan, ang makawal ng Philippine Navy. Pero matapang pa rin hinarap ng ating naval forces ang misyon, ang maghatid ng pagkain at mga rereliyabong sundalo sa BRP Sierra Madre. Ito ang barko ng Pilipinas na nakasadsad sa Ayungin Shoal at nagsisilbing base ng mga tropang Pilipinong nagbabantay sa ating teritoryo. Prosigido man sa pagharang ang China, nalusutan ito ng Philippine Navy at matagumpay na naisagawa ang misyon. Ang mga tagpong ito, sinariwa ni Pangulong Aquino sa Change of Command Ceremony ng Philippine Navy kanina. Kumbaga sa boxing, parang pinagtapat ang isang heavyweight sa isang bantamweight. Kaya dumantayo sa sasakyan at kagamitan ang atin ang mga kawal, hindi nang kulang sa tapang, diskarte at paninindigang tuparin ang tungkulin at ipangdanggol ang ating karapatan. Si Rear Admiral Cesar Takad ng Philippine Military Academy, Class of 1982, ang itinalagang bagong flag officer in command ng Philippine Navy. Pinalitan niya si Vice Admiral Jesus Milan na magre-retiro na. Matapos ang seremonya, ininspeksyon ni Pangulong Aquino ang mga bagong kagamitan ng Philippine Navy. Kabilang dito ang dalawang landing craft heavy vessels na donasyon ng Australia. Pinangalanan ng mga itong BRP Ivatan at BRP Batak. Tatlong barko pa ang paparating at inaasahang malaki raw ang maitutulong para mapabilis ang paghahatid tulong sa oras ng sakuna. Bukod sa mga donasyong barko, bumili rin ang Pilipinas ng dalawang Augusta Westland 109 helicopters. Ito pong ating mga inisiyatiba, nakatutok pa rin sa pagbibigay lakas at kakayahan sa ating uniformadong hanay. Tiwala ang Armed Forces of the Philippines sa sino man ang mamumuno sa Philippine Navy, tatalima sa itinakdang roadmap para sa modernisasyon ng mga pagsasanay at kagamitan ng ating sandatahang lakas. Isa rin sa pinagmamalaki ngayon ng AFP ang elite unit ng Army na Philippine Special Forces. Gaano ka-espesyal ang Special Forces? Hinahangaan ngayon sa social media ang recruitment video nila na animoy trailer ng pelikula, Maksyon, Mga Pigil Hininga at Tuwis Buhay, Papalupa, Dagat o Himpapawid, Special Operations, Guerrilla and Jungle Warfare, kaya nilang lahat para magserbisyo sa bayan at mga mamamayan. Karaniwang nagmumula sa hanay ng Philippine Army ang mga sumasali sa Special Forces, pero tumatanggap din daw sila ng mga fresh recruit. Isa siyang elite unit namin who are specializing in mga operations na hindi ginagawa ng mga ordinary infantry soldiers. Iba yung may equipment nila, iba yung skill level nila. Jessica, 60s nagsimula itong Philippine Special Forces. Ang isa sa mga nagpasimula nito ay si dating Presidente Fidel V. Ramos. Balik sa'yo, Jessica. Mm-hmm. Ang bawat unit naman ng AFP may kanya-kanyang elite forces yan na BAME. Ang Navy meron silang SWAG. Ang Army, meron sila nitong Special Forces. Ang Air Force, parang hindi ko na babalitan. Although nung araw, meron silang tinatawag na Blue Diamond. Ito yung mga nagsasagawa ng aerial acrobatics. And then, ang PNP naman, ang counterpart dyan ay yung SAF, yung Special Action Forces. Just to distinguish, iba itong SAF ng PNP dun sa Special Forces naman ng Philippine Army. Yes, magkaiba yung PNP SAF dito sa Philippine Special Forces na yung minsan tinatawag nilang airborne. Isa pang unique elite unit ng ating sandatahang lakas, yung Scout Rangers. Yun, tama. Sa Army pa rin yun. So, may mga elite forces tayo. Samantala, ano na ba ang bilang ng mga barko na meron ng ating Philippine Navy, BAM? Alam ko, meron tayong dalawa ba na galing sa Amerika? Ilan ang functioning naman doon sa mga dati pang barko ng Navy? Ang nabanggit lang sa atin sa mga bagong bigay, yung meron dalawa galing sa Australia. Although wala pa tayo ng exact numbers ngayon dahil may mga bagong procure lang daw. And since ang point daw rito, pag may pinoprocure sila, usually 1 to 2 years yung hinihintay. Pero nasa pipeline na raw itong mga bagong barko at kagamitan. So may mga paparating pa?
Kasi ang timeline ng Navy, yung kanilang roadmap, transformative roadmap, is 2020 by year 2020. Yung buong AFP naman ay 2028. Tapos ang kanilang target naman for 2016 ay maging well-equipped na yung ating forces by that year. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.